Hi guys! Welcome back to my channel! Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay bandwidth color. At isasabay natin siya sa neutralizer. At kung paano yon, panoorin nito guys. Okay, bago tayo mag-start guys, dapat na-shampoo na muna natin yung buhok ng client natin. So itong i-reband natin guys, marami siyang white hair. Kaya i-color natin siya. Ito pala guys na i-reband natin. Rebanded siya last year. So may regrowth siya na rebanded. So ano natin a-applyan guys, yung bagong tubo muna. Huwag na muna natin a-applyan yung dating reband. Tapos marami kasing color 'to eh. Kung napapansin nyo guys, ang ina-applyan ko yung regrowth lang muna yung bagong tubo. Hindi ko na muna ina-applyan yung dating rebanded niya. Kaya hindi ko siya ina-applyan guys kasi pwede yung ma-damage. Kaya dapat unahin natin yung regrowth muna. Pag nag-develop na guys yung bagong tubo niya, i-emulsify natin, saka na natin i-diretso dun sa baba. After natin siya guys ma-applyan, babad lang natin siya mga 5 to 10 minutes tapos check na natin kasi mabilis tong maluto. Hindi natin to pwedeng pabayaan kasi baka pagbalik natin sunog na, luto na. So ito na guys, nababad natin siya ng 5 minutes. Check ko na siya guys kasi parang tingin ko okay na eh. Check na muna natin siya. Ayun guys, okay na nga. Hindi na gumalaw. Sabay na natin guys yung dating reband. Emulsify lang natin, suklay natin. Padaanan natin siya para maunat din siya. Yan, ganyan lang guys. Pwede natin siyang ispray ng tubig para mag-lessen yung gamot. After nito guys, balnawan na natin siya. Suklayin ko lang, tapos emulsify ko, palagay, padaanan ko yung mga dulo na hindi nalagyan ng riband kanina. So, papadaanan natin siya. So, ganun lang guys. Okay, so nabalawa natin siya guys, tapos ni-blower na natin siya ng 100%. So malapit na natin matapos ang blower. Pagkatapos natin guys ang blower ng 100%, mag-iron na tayo. After nito guys, iron na. Okay, so mag-iron na tayo guys. Ganyan lang guys ang tamang pag-iron. Huwag laman masyadong makapal.
Ang init pala guys ng iron natin is 180 lang kasi colored hair siya. Mababang init lang pag nilagyan kasi natin siya ng sobrang init, baka mag-dry yung buhok ni Ma'am. Eh. Okay, tapos na tayo guys mag-iron. Apply naman tayo ng neutralizer or letter B. Okay, tapos na natin guys, apply na ng neutralizer. So, ibabad lang natin siya kahit 5 minutes. Tapos, ipapatong na natin yung hair color. Ganyan guys. Ang pag-apply pala nito guys, dapat maninipis lang. Dapat sigurado na lalagyan natin yung lahat ng buhok, lalo na ganito may white hair. Kailangan makover natin yung white hair. Guys ha, hindi tayo nagbalanaw, pipatong natin.
okay, pag-apply natin guys ng color, ibabad lang natin siya ng 30 minutes, tapos balnaw na natin siya guys. So ito na, binabanlawan ko. Tapos diretso na natin siya guys, treatment, kahit sa shampoo na lang, tapos babad natin siya ng mga 5 minutes, tapos okay na yun guys. Nabalawan na natin siya guys. Okay, papatuyin na natin siya ng 100%. Malapit na tayo matapos guys. Okay, so ayan na guys, malapit na tayo matapos. Blower na lang natin siya guys. Ayan, pinapatuyo ko lang siya ng blower guys. Tapos na yung rebond with color natin. Ayan na guys, cover yung white hair. Ganun lang guys, kabilis. Alam ko guys, yung iba hindi pa nakatry ng ganitong color, nung rebond with color. Subukan yung try guys. Pero be careful lang sa pag-apply ng gamot. So guys, thanks for watching. Pa-subscribe na lang para ma-update kayo sa mga iba pang video na i-upload ko. Salamat!